Gusto mo bang mautusan mo ang iyong partner na mahalin ka, nabalikan ka, o hingan mo ng pera, o kahit na ano? Gusto mo bang mautusan sila na sa isang salita mo lamang ay nakikinig sila? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. And bago ang lahat, magusto ko lang i-shout out ang mga nagpapa-shout out. Sila ni Sis Jo Antol, Normely Tagalo from Macau, Alice Otelo from Bahrain, and last, Romeo Matias. Hello po sa inyo, at kung kayo, kung gusto nyo rin magpa-shoutout, i-comment nyo na lang sa baba o pang ma-shoutout ko kayo sa next video. And ngayon guys, ito ang aking ituturo sa inyo ngayon. Pwede ninyong gawin kahit sino. Ngunit hindi pwedeng sa isang gawaan ay ilang tao ang iyong gawan. Kumbaga, pagsabay-sabayan ninyo, hindi pwede. Kailangan, ang aking sinasabi ay, pwedeng gawin kahit sino, ngunit sa paggawa mo ay iisang tao lamang. Pwede kang gumawa sa ibang spell na naman, basta sa ibang tao. Kumbaga, kung gagawa ka sa taong ito, kahit hindi mo ito, tulad nitong hindi mo siya kaano-ano or kakilala mo lang siya, is pwede mong gawin. Yun ang ibig kong sabihin, na kahit sino ang pwede mong gawan. Ito ay mauutusan mo siya at mauutusan mo na kahit na ano. So, paano nga ba natin ito gagawin? So, ang aking ano ngayon is, pwede mo ito gawin sa iyong asawa, pwede mo ito gawin sa iyong mga anak, pwede gawin mo sa iyong boyfriend, pwede mo gawin sa iyong nagugustuhang tao, kumbaga crush mo, pwede mo ito, matagal mo nang gusto siya, pwede mo itong gawin, pwede mo rin ito gawin sa iyong kaibigan, pwede mo itong gawin sa iyong amo. So, yun ang ibig sabihin ko, na kahit sino ang pwede mong gawin ito. And ayun, pwede mo siyang mautusan na ayun, ito yung ano natin ngayon is gusto mo siyang mautusan. So ngayon, ang gagawin natin ito is pwede din ito gawin sa mga babae. Ito babae, lalaki to lalaki, and pwede rin ito sa magkalapit at magkalayo. So, subukan ninyo ito guys, dahil sinubukan ko ito talagang 101%, napaka-epektibo basta nasa tamang gawa lamang. So, ituturo ko sa inyo paano natin ito gawin. So, i-follow nyo lang ng maayos ang aking paggawa para mas mabilis itong mapagana mo. Basta't galing sa iyong puso ang iyong paggawa at lubos na paniniwala, napaka-epektibo nito kapag lubos ang paniniwala mo. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung ano ang ating mga kailanganin na materyales. So ang una nating kailanganin is garapon. Garapon, kailangan na glass na garapon, babasagin na garapon. And ayun, hindi tubig ang ating ilagay dito. Nilagyan ko lang ito ng tubig para ma-follow ninyo ng maayos. So hindi tubig kundi yung ano mo, yung wiwi mo, urine. Kailangan yung urine mo, yon ang ating ilagay. So, mapamarami or kunti, walang problema. Urine ang ating ilagay dito. Kailangan natin dito puting kandila. So, puting kandila ang ating kailanganin. Kailangan din natin ng isang butil na bawang na binalatan. Kailangan natin dito ng toothpick. Kailangan natin dito ng papel at panulat. So, pulang panulat or kahit anong panulat ay pwede na. So, ngayon, ipagtuturo ko sa inyo ng maayos kung paano natin ito gawin na mautusan natin ang taong ito. So, pwede mo, kumbaga, lalambot yung puso mo dito o lalambot ang taong ito sa iyo.
So, sa paggawa natin dito is kailangan lang talaga na lubos na paniniwala. So, ngayon, ang una nating gawin is isulat mo dito or ilagay mo dito ang iyong ihi or ang iyong urine dito sa ano, kailangan dito, kailangan glass na garapon. So, kailangan mong alamin ang tunay na pangalan niya at apelyido. At ano, syempre naman, siguro naman alam ninyo, lalong-lalo na sa anak ninyo, sa asawa ninyo, sa boyfriend, girlfriend, or mahirapan tayo sa ibang tao, syempre, sa hindi relative sa atin. So, pwede mo ito sa iyong crush na matagal mo nang gusto dahil ito din ang pinaka-requested sa akin. So, subukan ninyo ito at ayun. Isulat mo lang ang pangalan at apelyido ng iyong target, pangalan at apelyido at date of birth niya kung kailan siya pinanganak. So, isulat mo lang dito kung kailan siya pinanganak at yung pangalan niya at apelyido at ano mo ito, itupi mo ito ng 3 beses na papunta sa iyo. Kailangan na papunta sa iyo ang iyong pagtupi. Tapos, habang tinutupi mo, sabihin mo dito kung ano man yung intention mo, halimbawa na lamang ay sabihin mo na pangalan niya at apelyido, inuutusan kitang mamahalin mo ako ng labis-labis at maging sunod-sunuran ka sa akin at bigyan mo ako ng ganito-ganyan, kumbaga manghingi ka. At bawat tupi ay yun ang sabihin mo, pangalan at apelyido at yung intention mo. Tapos ilagay mo dito sa iyong wiwi na kung saan nilagay mo dito sa garapon. So ngayon, yung sa bawang natin, i-ano mo ito, i-slice mo ito. Slice mo ito ng kahit ilang slice. Kumbaga pinuhin mo lang siya pag-slice. Kumbaga maliit, maliit na maliit ang iyong pag-slice. Walang problema kahit ilang slice, basta ma-slice mo ito. Ikaw na ang bahala. Tapos habang ini-slice mo, sasambitin mo palagi ang kanyang pangalan at yung gusto mong mangyari na gusto mong hilingin para sa kanya. So, kapag na-slice mo na, ang gagawin mo is ilagay mo lang dito din kung saan nandito yung wiwi mo. And ngayon, dito tayo sa kandila. So, sa kandila, ang gagawin mo is kumuha ka ng toothpick at isulat mo dito sa kandila ang pangalan at apelyido at yung date of birth ng iyong target. So, kapag nasulat mo na, ang gagawin mo is, kumbaga ito ay example ko, halimbawa kumuha kayo ng ganito para pagsaluran ng ano, kumbaga ilagay mo lang dito muna. So, yung kandila natin, kung may kakayahan ka na pahiran ito ng ihi mo dito, kailangan na ihi mo dito sa, nandito sa loob ng garapon, is pahiran mo. And ayun, sa baka magtanong kayo kung ganito ba talaga ang shape ng kandila natin kakailanganin, no po. Any shape ng kandila na ating gagamitin. Walang problema, basta puti lamang ito. And ayun, kumuha ka ng stick or stick, kahit anong stick, halimbawa ito yung stick ko, yung ballpen, ay ihalo mo ito, haluin mo itong urine mo at saka yung bawang na kung nasaan nandito. And 7 beses na habang hinahalo-halo mo dito sa loob yung bawang at saka yung pangalan niya dito sa iyong urine, ihalo-halo mo siya 7 beses na sabihin mong pangalan at apelyido ng iyong target, tapos sabihin mong inuutusan kita na mamahalin mo ako, magkakagusto ka sa akin, maging sunod-sunuran ka sa akin, kung ano man ang aking gusto ay susundin mo. Ako lang ang iyong mamahalin habang buhay. Kumbaga, iisipin mo na o sasabihin mo na lahat at bawat ano mo, basta haluin mo lang siya palagi, haluin mo lang siya at ayun, 7 beses na pangalan niya at apelyido at yung gusto mong mangyari. So, kapag natapos na, na hinahalo-halo mo ito at yung mangyari mo at kung yung gusto mong mangyari, kapag naano mo na dito, nasabi mo na lahat, ikaw na ang bahala kung ano man ang gusto mo. Kumbaga, halimbawa sa iyong amo, gawin mo ito at sabihin mo dito, inuutusan kita na bigyan mo ako ng pahinga, lahat na, ito,
i-ano mo na dito lahat-lahat. Kumbaga, kung ano yung gusto mo mangyari. Pwede ito sa ex na sabihin mo. Kumbaga, sa ex mo, sabihin mo, inuutosan kita na babalik ka na sa akin at maging masaya tayo. Or sa iyong crush, inuutosan kita na magugustuhan mo ako at ligawan mo ako. Or ano, ikaw na ang bahala. I-ano mo na dito. Kumbaga, lahat na. Kumbaga, lahat na ang gusto mong mangyari. Basta sa isang gawa, isang tao lamang. And take note guys, yung ano pala natin, yung urine natin is kailangan yung unang gising natin. Sa unang gising natin, unang ihi natin, yun ang ating ilagay. So malalaman ninyo mamaya kung anong oras. So ngayon, pagkatapos dito, kapag nahalo mo na o nasabi mo na lahat dito ng 7 beses na sabay halo-halo itong papel at bawang dito sa loob ng urine, ang gagawin mo is dito ka sa kandila. So, sindihan mo itong kandilang ito na habang nilagyan mo, kumuha ka ng bowl na maliit at lagyan mo ng urine dito din sa bowl na ito. Kumbaga ito yung bowl, lagyan mo ito ng urine tapos ganito at sindihan mo itong sindihan mo itong kandila at habang nakasindi yung kandila magkatabi silang dalawa, ang sabihin mo is ayun, sabihin mo pa rin yung pakay mo, pangalan at apelyido at yung gusto mong mangyari dito. Yun ang sabihin mo at hayaan mo siyang matunaw na matunaw yung kandila. Hayaan mo at yung kung mamatay man dahil sa urine na nilagay mo dito sa bowl is okay na yon. Okay na yon and ayun, hayaan mo lang talaga at habang naglalight yung kandila, sasabihin mo yung pakay mo palagi. So, ngayon, kapag na ano mo na, kapag nagawa mo na ito at na patay na yung kandila, ang gagawin mo is yung urine ay itapon mo sa bowl, doon sa CR. Itapon mo lang ito, hayaan mo ito siya doon at itapon mo ito agad-agad. So, ngayon sis, kailan nga ba natin ito gagawin? So, gagawin natin ito ng Saturday midnight. So, paano nga ba Saturday midnight? So, sa Saturday, so halimbawa ay Friday. So, halimbawa Friday, so matutulog ka ng gabi ng Friday, kailangan gigising ka ng midnight ng Friday. So, halimbawa Friday to Saturday. So, Biyernes ng gabi, Biyernes ng alas 12 ng gabi, papunta na yan ng Sabado. So, dun ka sa hati, sa midnight. So, hindi pwedeng sa Sabado papunta ka sa Linggo, hindi. Friday, papuntang Sabado, yun ang paggawa mo. Friday night or Saturday midnight, yun. Saturday midnight. So, galing sa Friday, papuntang Sabado, yun ang paggawa natin. Ito lang talaga ang araw na pwede natin gawin. Gawin mo ito at hindi ako mapapahiya sa'yo. Sabihin mo, mag-start na yan na kapag may sinasabi ka sa iyong partner, sila mismo ang gagawa para sa iyo. So, kailangan na gagawin mo ito ng bukal sa iyong kalooban at kailangan na buo ang iyong paniniwala at galing sa iyong puso ang iyong mga sinasabi. So, ngayon, sana ay makatulong ito sa inyo. At kung may mga katanungan kayo dahil meron kayo hindi naintindihan, i-comment nyo na lang sa baba para ma-replyan ko po kayo. And salamat po sa inyong lahat. Bye-bye everyone. God bless us all.